Yo, what's up guys? Pinoy Top Stories here. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakasikat na mamamatay tao sa lahat ng horror at scary movies na napanood ko sa buong buhay ko. Pag-uusapan natin kung ano nga ba ang naging buhay niya at bakit nga ba ginagawa niya ang mga bagay na ito. Yan ang ating alamin dito lang sa Pinoy Top Stories. You know, what's up mga idol, maligayang pagbabalik na naman sa aking channel. Marahil ay isa ka sa mga curious at nais malaman kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa likod ng kwentong ito na siyang ang pag-uusapan natin para sa araw na ito. Bago tayo magsimula ay kung mahilig ka sa mga ganitong content at ngayon ka palang napadaan dito idol, ay inaanyayahan kita na i-click ang subscribe at like button para sa attendance sa araw na ito at ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating upload na kagaya nito. Simulan na natin. Kung hindi mo pa napanood ang series o mga movie ng show, ay may papayo ko sa iyo na umalis ka muna sa video na to dahil may mga spoiler na makikita sa video na to. Pero kung napanood mo na ang movie at gusto mo lang ulit maalala ang istorya niya, ay welcome ka na tapusin ang video na to. Dahil ito talaga ay para sa mga taong mahilig manood ng horror movies. Sa mahigit na 50 niya na mga biktima, ay talaga namang kahit nakakatakot ang kanyang mga pamamaraan ng pagpatay, ay talaga namang ito din ay kahanga-hanga. Masasabi kong kahanga-hanga ito dahil tanging matatalinong tao lamang ang makakaisip nito at mahirapan ang isang ordinaryong tao na tulad ko na maisip ang mga trap o mga patibong na kanyang inahanda para sa kanyang mga biktima. Di tulad ng mga normal at nakasawang mga killers ay si Jigsaw ay talaga namang hindi umaasa sa mga madalas na ginagamit sa pagpatay ng mga kalaban tulad ng mga matatalas na bagay at mga baril. May mga nakapagsabi pa nga na si Jigsaw daw ay isang engineer. Oo, tama ang narinig mo. Isa siyang enhinyero. Enhinyero ng pagpatay ng mga tao. Ang iyong maobserbahan sa mga movie ng Saw ay wala ni kahit isa sa mga movie na ito na magbabanggit sa kanyang pagkabata. At ito ay talaga namang nananatiling lihim sa mga fans ng movie ng Saw. Kung maaalala nyo na tinawag ko siyang enhinyero ng pagpatay, ay talaga namang si Jigsaw ay naging isang tunay na engineer noong hindi pa niya ginagawa ang pagpatay at siya ay isang magaling na civil engineer bago niya gawin ang mga nakakilabot na bagay sa palabas na Saw. Alam niyo ba na may asawa si Jigsaw at ang pangalan ng babaeng ito ay si Jill Tuck? Bagamat si Jill ay mas bata kay Jigsaw ay malaki ang naging tulong nito sa kanya dahil alam ni Jill sa sarili niya na kailangan ni Jigsaw ang kanyang tulong. Dahil bilang isang psychologist ay nakitaan niya ng mga sinyalis si Jigsaw na kailangan niya talagang pagtuunan o bigyan ng pansin. Sa mga unang taon nila na magkasama ay tila napaka-perfecto naman talaga ang kanilang pagsasama. Ngunit dumating ang mga panahon, nagkaroon ng mga problema ang kanilang buhay at talaga namang nakakalungkot at nakapanghina ang pangyayari. Ay talaga namang sunod-sunod na kamalasan ang nangyari sa kanilang pamilya. Una sa mga ito ay nawala ang kanyang inaasahang anak sa sinapupunan ni Jill. Ang pagkawala ng kanilang inaasahang anak ay talagang hindi inaasahan. At ang hindi pa maganda dito ay kaya ito nawala ay dahil na din sa isa sa mga pasyente ni Jill na pilit siyang pinagnakawan ng mga gamot. Habang ang pasyente niya ay nagtatangkang tumakas ay biglang natamaan si Jill ng pinto. Hindi pa tuluyang nakaka-recover sa pagkawala ng kanilang baby ay si Jigsaw naman ay na-diagnose o nalaman na may kanser. Nasabi din ng doktor kay Jigsaw na ang kanyang kanser ay wala nang lunas tulad ng mga kanser sa Mobile Legends. At hindi magtatagal, siya ay babawian ng buhay. Sa sobrang pagkadesperado ni Jigsaw na gumaling ay tinanggap niya ang isang makabagong gamot na nangako sa kanya na kaya daw gamutin ang kanyang sakit. Nang mga oras nang napagdesisyonan niya na kunin ang gamot na iyon, ay may bago na namang masamang balita ang tumambad sa kanya. At ito ang pagtangging bayaran ng kanyang insurance company ang kanyang magiging gamot.
Pagkatapos ng mga sunod-sunod na mga balita mula sa parating na kanyang anak hanggang sa pagtanggi ng insurance company na tulungan siya sa kanyang gamot ay nagdulot lamang ito ng sobrang pagkalungkot at galit kay Jigsaw at nagresulta ng pagkawala sa kanyang sarili. At dumating na nga ang panahon na gusto nang tapusin ni Jigsaw ang kanyang buhay at napag-isipan niya na ibagsak na lamang ang kanyang sinasakyang kotse sa isang bangin. At ito naman ay ginawa niya. Pagbagsak niya ay hindi agad siya namatay ngunit siya ay nagtamo ng malalang injury na talaga namang nagpabago sa pamamaraan ng pag-iisip niya at pati na rin kung paano niya tratuhin ang kanyang buhay. Habang may nakatusok na matigas na bakal sa kanyang tiyan ay naisip niya sa sarili niya na ayaw pala niya mamatay at naisip din niya kung gaano nga ba kahalaga ang buhay ng isang tao. Sa mga oras na iyon ay tila naging isang manhid at malakas na tao si Jigsaw. Kaagad niyang hinugot ang bakal sa kanyang tiyan at umalis na lang para magpagaling at simulan na din ang pag-eksperimento tungkol sa buhay ng tao. Para kay Jigsaw, hindi siya killer. Kung ating isipin ay may punto siya dahil lahat ng mga biktima niya na makikita sa movie ay talaga namang may buhay pa. Ang tanging ginagawa niya lang naman ay nilalagay niya ang kanyang mga biktima sa kanyang mga trap at bibigyan niya ito ng mahirap na desisyon na kung kailangan pa ba nila lumaban o isuko na lang ang kanilang buhay. Makikita din sa kanyang mga trap o mga patibong na ginagawa niya ay matinding sakit na minsan pa nga ikaw pa mismo ang gagawa nito sa iyong sarili. At minsan naman ay kailangan mong pumatay ng iba para makasurvive ka. Pero paano nga ba pinipili ni Jigsaw ang kanyang mga biktima? May mga tinitingnan ba siyang bagay o katangian ng isang tao para lamang maging biktima niya? O talagang ito ay random lang talaga? Ikaw, anong masasabi mo tungkol dito? Comment down below mo naman ang iyong sagot para malaman namin. Ang sagot sa mga tanong na ito ay ang taong pinipili niya ay ang mga taong nakikitaan niya ng nag-aaksaya ng buhay o mga taong walang pagpapalaga sa buhay ng iba o pati na rin sa kanilang sariling buhay. Isa din sa mga rason kung bakit niya ito ginagawa ay para paalalahanan niya ang kanyang mga biktima na ang buhay ay huwag sasayangin at napakaswerte nila dahil isa sila sa nabiyayaan ng buhay. At kapag naman hindi sila nabuhay sa mga trap ni Jigsaw, ay ito pala ay palatandaan na hindi sila karapat-dapat na bigyan ng buhay. Ang mga trap na ginagamit ni Jigsaw ay madalas na makikita sa makalumang panahon na talaga namang ginagamit din sa pag-torture noong unang panahon. Para gawin na mas interesado ang mga trap na ginagawa niya ay dinalagdagan niya ito ng mga timer na talaga namang nagbibigay ng kakaibang takot sa mga biktima at pati na din sa mga manunood sa palabas na ito. Sa simula ng laro ay explain ni Jigsaw ng maigyang rules at kung paano nila ito matatakasan. At sa pamagitan ng paglabas niya sa television o minsan naman sa audio recorder. Ngunit sino nga ba si Jigsaw at bakit hindi siya nagpapakita ng direkta sa mga biktima niya? Ang totoong pangalan ni Jigsaw ay John Kramer at ang ginagamit niya na imahe kapag magpapaliwanag siya sa mga biktima niya ay ang isang puppet na kung tawaging Billy. At ang inspirasyon niya dito na ang kanyang anak na hindi naisilang. Ang pangalawa naman niyang ginagamit na anyo ay ang anyo ng ulo ng baboy na ginagamit nila kapag kinikidnap pa lamang nila ang kanilang magiging biktima. Ang konsepto na ito ay binasi din sa kanyang anak na dapat isisilang sa Year of the Pig. At ito din ay ang taon na kung kailan niya sinimulan ang kanyang eksperimento sa buhay ng isang tao. At yan lamang po para sa araw na ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay marapat lamang na mag-comment ka at mag-subscribe at hit na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating upload na kagaya nito. Muli, Pinoy Top Stories. Don't forget to subscribe. At special shoutout nga pala sa mga nag-comment ng ating nakaraang video.